So once again, we are live. Hello po ulit sa ating mga televiewers na nanonood sa ibang bansa. And we would like to thank sa Zeal to Heal Foundation, yung ating mga nagpipledge. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Maski anong halaga po niyan, basta nanggaling sa inyong kakabuturan ng puso, maraming maraming salamat. Dahil ang inyong pong pledge ay marami pong matutulungan. So every end of the month po ng buwan, kami po ay namimigay or may recipient na tumatanggap para doon sa Zeal to Heal Foundation. Ang advocacy po nito, ni Dr. Atoie ay matagal niya na kasing pinag-pray itong advocacy niya, na mission niya, na makatulong po doon sa ating mga kababayan na gustong-gustong gumaling or bumili ng kanyang program pero wala pong pambili. And then, yun po yung mga recipient na yun, like, sumusulat sila sa amin, sila po yung pinipili namin para makatanggap ng buong program ng treatment para sa Zeal to Heal Foundation. Kaya palakpakan po natin ang Zeal to Heal Foundation. At kung sakali yung mga anak naman po ay natigil din sa kanilang pag-aaral, sunod na rin po yun gagawin namin na aakuin din po ng Zeal to Heal Foundation ang scholarship ng mga batang hindi po nakapag-aral dahil may sakit ang kanilang mga magulang. Yun. So thank you very much. At kung kayo naman po ay puno ng siksik, liglig na mga blessing, meron po tayong drop box doon, may sobre po dyan, pero po, pwede po kayong mag-pledge kahit any amount will do na galing po sa inyo on your own part, no? At syempre, may mga nanood din naman na talagang walang-wala. Yung talagang kapuspalad talaga na gusto lang makapunta rito, gusto magkaroon ng alternative kung ano ba, pakiusap ko lang ho, ano? Huwag ho kayong magulo. Huwag malikot. Baka sakali makabasag kayo, wala na nga, bayad pa. Relaxuhan ko kayo dyan. Okay, at okay na po ba? So, huwag ho sana kayong maiinip. Dahil alam namin yung sakit nyo, matagal nyo ng sakit yan. So, ito naman, ituturo lang ni Doc sa abot ng kanyang makakaya na para matulungan po kayo, mabigyan kayo ng knowledge about sa sakit nyo. So, lubos-lubos din na ho natin. Alam naman ho namin na galing kayo sa ibang lugar, malalayo. So, this is the day na pagtsagaan ho natin yung ituturo niya para maintindihan. Okay? So, ready na po ba kayo? Kayo po ba ay na-separate na doon sa inyong mga kalagayan? So, ito po yung mga special cases. Yan, at ito naman yung mga minor. No, yung mga may high blood, no? Sino ho rito yung mga high blood? Matatagal na ang high blood? Mga ilang years na pong high blood? Ilan po? 15 years! Meron ho bang tatalo na 15 years? 15 years na high blood. Meron ho bang 16 years dyan na high blood? So ma'am, walang tumalo. Ikaw ang title holder. Pagiging high blood. Alam nyo ho yung high blood, dalawang klase yan. Dalawang klase. Yung high blood na iniinuman ng maintenance, tama ho ba? At yung high blood na ugali. Oh. Diba, iniinuman. O, tanungin mo, saan ka pupunta? Huwag mo kong pakialaman. Man. Kaya dapat, pati ho yun, gusto nyong i-address natin o gagamutin din ho natin yan. Okay, so nagme-makeup lang ho yung ating artista, si Dr. Atoie. Dahil siyempre, nasunog yung kanyang itsura. So, kailangan lang po ng konting retouch para naman kaaya-aya habang siya ay nagdi-discuss sa inyo. Alright? So, okay na po ba kayong lahat? Okay na kayo? Ayan. Masaya ho ba kayo sa araw na to? Ayan. Tama. Kahit ganyan ho kalagay nyo, maging happy lang ho tayo. Alam nyo ho kasi, yung mga mababilis gumaling, yan ho yung mga laging nakangiti. O, pagka nakasimangot kayo, ay malapit na ho yan. Oho! Malapit na ho umiti. Oo, hindi naman malapit na sumakabila. Hindi ho. Malapit na rin umiti. Kaya, be happy. Dahil mamaya ho, ituturo din namin yung 7 doctors sa inyo. Mabibigyan kayo nun para i-discuss din kung ano yung mga 7 doctors. Which is, sa araw-araw na ginagawa natin, hindi lang ho natin siya nagagawa. Pero kailangan ho nating gawin para ho makamit natin yung tunay na kagalingan. Alright? So, any minute now, lalabas na ho sa kuweba yung mahiwagang doktor. Okay na ba siya? Okay na? Okay na! Ang tagal naman lumabas niya. No? Kailangan na ba ng banda?
Okay, so ito na ho. Palakpakan natin once again, Dr. Atoie Arbolado Reborn! Okay. Lumayas ka na dyan. Start na kami. Disclaimer. Good morning! Okay, ito na po yung health forum nyo, ha? Hihingi ako ng paumanhin. Baka lang po nami-misinterpret nyo. Yes, I'm not allowing consultation without attending health forum first. Hindi po yun pagiging suplado. Kasi kung suplado ako, malaki ang bayad sa akin. Wala ho kayong bayad, Miss Kisinko. Tama? Pero mas gusto kong maintindihan nyo muna bago nyo gagawin ng isang bagay. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, huwag kang basta magbigay ng tulong dahil pag nagbigay ka lang ng tulong, ang tawag doon limos. Ituro mo yung tama dahil yan ang totoong pagtulong. In a quote, nabasa ko rin yan, don't give them fish, teach them how to fish. Because if you will give them fish today, they will only eat for today. Tomorrow, they will ask again. Tama? But if you will teach them how to fish, the rest of their lives, meron silang pwedeng kainin. So, humihingi ako ng paumanhin. Hindi po ako suplado. Gusto ko lahat kayo matulungan. Yes! Kaya nga libre, para marami makapunta. Pero kung hindi nyo maiintindihan kung bakit mo gagawin ng isang bagay, might as well, don't do it. Hindi mo nga naintindihan, ba't mo ginawa? Okay lang? So, wala rin titingin sa relo, dahil pag may nakita kong tumitingin sa relo, ibig sabihin, naiinip. At pag may nakikita kong tumitingin sa relo, lalo kong tinatagalan. Ilaan nyo na ang araw na ito para sa edukasyon tungkol sa kalusugan. Okay ba? Remember this, taon ang binilang nyo para kayo magkasakit. Taon? Tama. Hindi yan kahapon lang eh. Taon yan. Tapos sa loob ng isang araw, pipilitin kong maituro sa'yo how to regain back your lost health. I think that's enough. One day. So, wag nyo na munang isipin kung malayo inuuwihan nyo, kung saan pa kayo. Tama? Ang importante, yung ngayon may matutunan ka. Okay? At para mas maintindihan nyo, dalawang klase ang umaattend sa akin. Dalawa. Dalawa. Isang nanonood. Yes. At isang? Nakikinig. Nakikinig. Yung nanonood, kinokopya yung napapanood niya. Hmm? Yung nakikinig, naiintindihan yung bawat pangungusap na binibitiwan niya. Hmm? Amen. At para patunayan ko nandito kayo upang manood o makinig, itaas ang kanang kamay. Sablay yung iba, kaliwa o. Ita mo? Okay, kanan. Shake natin. Tapos ipapatong agad sa batok. Batok, batok, batok. Batok, batok. Kailan ho naging batok to? Batok. Kailan naging batok ito? Batok ho ba ito, batok? Ha? Uy, batok! Batok! Okay, it is... Huli kayo, di ba? Ang tawag dyan, psychological test. Marami nandito para manood. Kinopya. Pero yung nakaunawa, medyo natagalan. Sabi niya. Huli na. Okay. So, psychological test, just to remain your mind active. Pag ang narinig nyo sa ituturo ko ay tama, tanggapin kasi tama. Pag mali, iwaksi. Guys, that's how simple life is. Accept what is right, reject what is wrong, and you will live a happy and free life. Are we ready? Yes. Okay, palakpakan natin. Boss Vic, layas. At dahil napapanood po tayo sa buong mundo ngayon, through live Facebook, I need to start with a disclaimer. Okay? Ang Health Forum with Doc Atoie, together with Zenergia and Zeal to Heal Foundation, we are not conducting this forum to diagnose, treat, or cure any kinds of diseases. The real purpose of conducting Health Forum is to educate our fellow men, specifically Filipinos, wherever you are around the world, kung ano yung mga steps na pwede mong gawin to achieve healing. Ladies and gentlemen, hear me, hear me. It is not the doctors who can heal you, neither the products that you intend to ingest. It is only the Lord God who can give you healing. Amen. If and only if, gagawin mo na yung tama sa sarili mo. Oo, gusto kang pagalingin ng Panginoon. Pero kung mali ang ginagawa mo sa katawan mo, paano ka gagaling? At yun yung ituturo ni Dr. Atoie. Are we ready? Yes.
At maiksi lang ako ngayon. 30 minutes lang tayo ngayon. Okay lang sa inyo? Yes. And 5 hours. Yes, kagad, ha? Okay. There are only 3 steps to achieve healing in accordance with what is written in the Word of God. Ladies and gentlemen, galing sa salita ng Diyos. Hindi sa salita ni Doc, hindi galing sa medisina, hindi galing sa science. 3 hakbangin para gumaling ng naaayon sa nakasulat sa salita ng Diyos. Say natin. The first step to achieve healing is what is written in Luke chapter 15 verses 11 to 24. Second step, nakasulat naman po sa Isaiah chapter 43, 18 and 19. And the third step, nakasulat naman po sa Revelations 22 verse 2 and Ezekiel chapter 47 verse 12. So kung titignan nyo maigi, lahat yan hindi galing sa medicine, hindi galing sa science. Nagsimula pa yan nung ibinili ng Panginoon. Tama? Ako lang ang tagapagpaliwanag. Okay lang? Ayan. Kasan ang water ko? Pagka po medyo nasa mid, na bilaukan, na bulunan kayo, pwede ba ang una nyong ihingin tubig? Ha? Marami akong naririnig na bibilaukan. Number. Tubig. At huwag kayong magulat. Dok, puro malamig iniinom mo, salita ka ng salita. Yes, kasi ang malamig ay anti-inflammatory. Baliktad kayo ng paniniwala eh. Pagpagod ka sa salita, sabi nyo, maligam-gam, mainit na tubig, mali. Dapat malamig. Kasi ang malamig, antibacterial. Ang malamig, anti-inflammatory para huwag mamaga. Okay, kaya pag makatiyan lalamunan nyo, dapat malamig ang inumin nyo. Kasi namamatay ang bakterya sa sobrang lamig. Gusto nyo malaman kung bakit? Wala silang dalang jacket. Okay, Luke chapter 1 verses 11 to 24. The first step to achieve healing, the Lord said that the first ever key to achieve healing is through acceptance and admission. Tagalogin natin. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, na ang unang-unang magiging susi mo sa kagalingan ay ang pagtanggap at pag-amin. Kung hindi mo tanggap na may sakit ka, sinong doktor ang pwedeng makatulong sa'yo? Wala. Kung hindi mo aaminin na ikaw ang may kagagawa niya sakit mo, ala nga namang ako. Kadarating ko lang. Okay, pero nandiyan na kayo, nandito ako, gusto ko sana kayo matulungan. Payag ba kayo? Huhulihin, aalamin natin saan ba nagsimula yung sakit mo. Kasi pag hindi mo nakita ko saan nagsimula yan, puro katanungan ang lalabas sa isipan. So, bawal dali ng pasyente kay Doc Atoy kung hindi alam ng pasyente yung sakit niya. Kailangan mismong pasyente, alam mo ang sakit mo. Paano mo tutulungan yan? Sige nga, kasi may dinadala sa akin dito. Doc, kasama namin yung nanay namin, pamilya sila eh. Yung nanay yung may sakit, hindi alam ng nanay namin na may cancer siya, ha? Huwag mo sasabihin, Tuk. Paano nyo gagamutin yung pasyente yung hindi alam yung sakit? Kakausapin ko yung nanay. Nanay, kailangan kitang ipakimo. O bakit? May ubo po kayo. Hayaan yung malaman ng pasyente yung sakit niya. Bakit? May solusyon naman eh. Tandaan ang katagang ito. Sa lahat ng sitwasyon, ang Panginoon may inihandang solusyon. Amen? Okay. Kasi hindi mo magagamot yung in denial. Pag tinatanong ko yung pasyente, ano sakit mo? Cancer daw. Sino may sabi? Yung doktor. Eh may diagnosis, ibig sabihin, totoo. Hindi pwedeng daw. May diagnosis eh. Tanggapin mo, may cancer ka, okay. E di gamutin natin yung cancer. Yung iba naman, in denial. Ano sakit mo? Cancer. Pero in Jesus' name, hindi ko kiniklaim. May diagnosis. Accept it. Yun yung acceptance. Malinaw?
Okay, yung admission naman, pag-amin na ikaw mismo may kagagawan yan. Pero dahil marami tayong maling paniniwala, yun muna yung dapat kong i-correct. Ano ang maling paniniwala ng mga Filipinos? Na ang pinagmulan ng sakit, unang-una dahil sa pagkain. Pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chicheria, soft drinks, matatamis. Ayun, hinay blood. O kaya may diabetes. Tapos tatanong, ba't kaya ako may sakit? Talaga, ha? Ikalawang paniniwala nyo, dahil daw sa stress. Pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema at sangkatutak na utang. Ayun, may nakarelate. Ikatlo, dahil daw naman sa pagtanda o aging. At yung ika-apat, actually, ito yung pinakamarami. Lahi-lahi. Mana-mana. In English, may narinig akong inheritance. Tama po, yung word na inheritance, tama, pero hindi pwedeng gamitin sa medicine, ha? Ang inheritance po kasi, sa English, ginagamit yan sa batas, pero hindi pwede sa medicine. Inheritance kasi, kailangan may kasulatan. Yung bang mga sakit nyo, may kasulatan kayo? Nang inyong mga magulang? Meron na wala? Ang sakit ko na to ay malugod kong pinapamana sa pinakamamahal kong mga anak. Sa panganay, diabetes. Sa ikalawa, high blood naman. At sa paborito kong bunso, syempre paborito ko siya, bukol. Nagmamahal, inay. So, sa science, ang word na ginagamit namin, hereditary. In medicine, genetically. Okay, here it goes. According kay WHO, World Health Organization, listen, these four are really factors kung bakit pwedeng magkaroon ng sakit ang katawan. They are factors, pero not the main reason. Eh, Doc, ano ang tunay na pinagmulan ng aming karamdaman? Admit it or not, ang dahilan ng pagkakasakit ng iyong katawan, may mali kang nagawa sa katawan at buhay mo dati, ang resulta niyan ngayon, yung katawan mo, humina. Pwede? Yung resistensya mo, bumigay, kinapitan tuloy ang katawan mo ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Malinaw po ba yan o malabo? At bakit dyan ako nagsimula? Yan ang pinakamababaw ng medicine. Guys, honestly, pwede ako magturo ng malalim na medisine. Pwede ko ang i-discuss isa-isa yung mga sakit nyo. Pero kung hindi nyo ako maiintindihan dahil gagamit tayo ng medical and technical terms, I am wasting your time. Kaya nagdesisyon ako to start with the basics. Kasi pag basic, lahat tayo, pare-parehas, maiintindihan natin dahan-dahan. Correct? Parang ano yan, bata, hindi pwedeng turuan ko ng grade 6 kung kinder pa lang. Nagsasayang tayo ng oras. Naintindihan nyo? At para mas maintindihan nyo, yung basic, gagamit tayo ng sample. Kasi I've heard and I observed, tayo mga Filipinos, napakahilig natin sa sample. Totoo ba yon? Kayo rin ba? Diba pag namimili ng mangga, matamis ba yung mangga? Sasabihin nung nagtitinda, oo naman. Ano susunod ba sasabihin? Patikim nga. Diba? Totoo yun. At ang sample natin, sarili kong katawan. Look at me. Halimbawa ang aking katawan ay may sakit ngayon. Sample lang yun. Hindi po ba yung sakit na meron sa katawan ko ngayon ay resulta ng mga mali kong nagawa sa katawan at buhay ko dati? Tama o mali? Tama. Baliktarin natin. Dati, taong 2015, 16, 17, 18, that was 4 years ago, mali ang ginagawa ko sa katawan ko. During those 4 mentioned years, naaabuso ko yung sarili ko.
Pagdating ng 2019, hindi ko namamalayan, humina na yung katawan ko. Yung resistensya bumigay. Kinapitan tuloy ng iba't ibang sakit. Tama ba yon o mali? Pag ako may sakit, andali niyong naintindihan. Naintindihan niyo? Oh, sige. So kung naintindihan niyo yung sample ko, ikaw naman. Kapatid, ano ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang? Sabi niyo, kulang ko lang silang 400. Pero ang sumagot nung huli kong tanong, 50. Which means, correct me if I'm wrong, majority hindi nagsalita. Majority hindi nagbubuka ng bibig. In other words, mas marami ang nandito, hindi pa rin umaamin. At may bad news po ako sa inyong lahat. Sorry po ha, hindi po kayo naimbitahan dito to hear good news only. Mali ho yung ganong imbitasyon. Uy, punta kayo roon, may magandang balita. Mali. Ang tunay na pag-iimbita sa inyo, pagpunta rito, para makapakinig ng katotohanan. And ladies and gentlemen, for your information, reality do comes in two forms. The good news and even the bad news. Opo, merong bad news. Pero kung yan ay katotohanan, then it is still reality. Tama ho ba? So are you ready to hear the bad news first? Sure? Bad news number one. Lahat ng hindi umamin. Doon sa tanong ko kanina, ano kalagayan ng katawan mo? Lahat ng hindi umamin, hindi na rin po gagaling. Grabe naman itong doktor na ito magsalita. Akala mo naman maputi siya. Kasi hindi ako maputi. Katotohanan yun. Tatapusin ko yung statement, ha? Lahat ng hindi umamin, tingin-tingin sa mata ko, hindi na po gagaling habang buhay. Doktor, nakita nyo hindi kayo nag-react? Kasi marami nag-iisip, hindi magandang biro yun. And I'll tell you something, guys. I'm not kidding. I'm not joking. Bakit? Kasi po, nakasulat po iyon sa salita ng Diyos. May tanong lang ako, ha? One-on-one lang tayo. Kunwari, one-on-one lang tayo nag-uusap. Kaya mo bang baliin ang salita ng Diyos? Hindi. O, titig ka ngayon sa mata ko. Kaya pala, hindi nyo pa nararanasan ang totoong kagalingan sa inyong karamdaman. Hindi ka pa natututong umamin ng kasalanan sa katawan, kaibigan. Ladies and gentlemen, as I've mentioned a while ago, the Lord said in His Word that the first key to healing is acceptance and admission. Ladies and gentlemen, nandito ako, nandiyan kayo, gusto kitang matulungan. Gusto mo bang malaman saan o kanino nagmula yung sakit na meron ka? Are you sure? Ha? Sige. Sagutin mo ako, ha? Yung sakit sa katawan mo, meron o wala? Meron. Dumaming bigla. Kanina kunti lang sila eh. Iba talaga Pilipino pag tinakot. Naalala niyo yung sinabi ni Duterte, ang mga ayaw sumuko, barilin. Sukuan, pati yung mga walang kasalanan. Pilipino nga, ulit. Yang sakit sa katawan mo, meron ba o wala? Meron. Lahat na. Bigay lang ba yan sa'yo ng kapitbahay mo? Hindi. Pinagkatiwala ba yan sa'yo ng lolo't lola mo? Inihabilin ba yan sa'yo ng nanay at tatay mo? Hindi. Ay, hindi pa rin. Huli ko na. Regalo yan sa'yo. ng asawa mo. Sagot! Hindi. Yung iba gustong umuo. Hoy, bruha ka. Ang kayang ibigay ng asawa hanggang stress lang. Totoo yun. Pero not diseases itself. So,
mukhang nagkakaintindihan na tayo, guys. Ito na. Sabi nyo, hindi kay kapitbahay, hindi kay nanay at tatay, hindi kay lolo at lola, hindi rin galing kay asawa. Kapatid, kung nagkakaunawaan at nagkakaintindihan na tayo ng topic, kanino nagmula yung sakit na meron ka? Sarili. Alright. May isusulat ho ako ritong one word at sabay-sabay po nating babasahin. Pakibasa nga ho na malakas. At bakit ko isinulat yan? Because the Lord is really waiting too long for your true admission. Napakatagay, tagal, naghihintay ng Panginoon sa iyong tunay na pag-amin. How can the Lord God release His grace of healing to someone who's not admitting? Tagalogin ko na lang. Sabi ng iba, ano raw? Paano may pagkakaloob ng Panginoon ang kanyang grasya ng kagalingan sa isang taong wala namang inaamin na naging kasalanan sa sariling katawan? Kapatid, yung totoo, ang dami niyong tinuturong iba. Ang dami niyong gustong sisihin. Ang dami niyong tanong. Ang dami niyong maang-maangan. Imbis na sabihin, Lord, inaamin ko, kaya ako may sakit ngayon, nasira ako, napabayaan ko, naabuso ko, at yung buong katotohanan, Lord, hindi ko naman minali itong katawan na ipinahiram at pinagkatiwala mo lamang sa akin. Tapos, bakit? Kailan ka umamin? Ha? Akala nyo, ganun-ganun lang yung sakit, no? No! Na pag nagkasakit ka, may pera ka naman, kampante ka pa. Siyempre, meron eh. At dahil may kaya, oo nga naman, sino ba naman ang hindi magiging kampante kung may kaya? You can go to the best hospitals, right? You can get the best available doctors there. And you can buy even expensive medications. Correct? Yes. E tanong, ba't kayo nagpunta sa akin? Wala akong bayad. Who? Sorry guys, ha? Hindi ko rin alam ba't kayo nandito. Hindi naman tayo magkakilala. Hindi ba kayo nagtataka? Sa dami-dami ng pwede niyong puntahan na malapit sa lugar niyo, dito ko pa din nila ni Lord. Aren't you wondering? How come? What is in here? Ang kukulit lang nung nag-aasalta sa harapan? And I want you to realize all of these things. And not unless... Pag nabasag to, bayad ako. Not unless you understand this. Don't expect healing anymore. Ladies and gentlemen, I have a revelation to make. And I want you to listen with an open mind and open heart muna. You know why? Totoo naman eh. Pag sarado, bawal pumasok. Sarado nga eh. Correct? So are you ready with my revelation? Yes. Are you sure? Look at me in my eyes so you can feel my sincerity, ha? Kung kaya naman pala talaga kayong pagalingin, ha, ng mga ospital, naming mga doktor, including me, guys, including me, ng gamot at medisina, magiging sinungaling ang salita ng Diyos. Ooh. Bigat, no? I will repeat. Kaya naman pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor, ng gamot at medisina, and then answer me please, how come you are still sick until now? Ha? Who? Di ba nagpa-ospital na kayo? Sagot. Yes.
Di ba nagpa-doktor na kayo? Some of you may espesyalista pa. Di ba bumili na kayo ng mamahalin at uminom ng mabibisang gamot na narinig yung available sa market ngayon? And then I need your answer. How come you are still sick until now? Would you like to hear the right answer? Yes. Do you think you're ready for this? Yes. Simply because healing will only come from God. Amen? Amen. Nothing more, nothing less. Kapatid, kaya ikaw bilang pasyente, alam niyo yung pasyente? Yung katawan na may sakit. Tawag niyang patient. Kaya't ikaw bilang pasyente, hanggat hindi mo nare-realize at natatanggap ng buong puso yung sinabi ko that healing will only come from God, please, don't expect healing to ever come into your lives. Right now, majority of you do feel good. Ang ganda na ng pakiramdam. Bakit? Eh, nagpapagamot na kayo, di ba? May iniinom na kayo. Naresetahan na kayo. Natuturukan na kayo. May ginawa na ang doktor sa inyo at ang ospital. You feel good. Yeah. That's it. You feel good, but that's not healing. Hello? Ang nararanasan ng katawan mo dahil may pinaiinom na sa'yo, pili ka, lima lang, pero hindi kasama ang healing dyan. Ang nararanasan ng katawan mo, lunas, relief, remedy, control, palliative, therapeutic, but not yet healing. Because healing will only come from God. Amen? Amen? But the biggest question today for you is this. Paano nga po ibibigay ni Lord sa iyo ang healing? Hindi ka pa natututong umamin. Ngayon, pwede nyo nang isipin, ang dami-dami nating kamag-anak, no? Hanggang kamatayan, hindi nakaranas ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Hey. Bakit? Hindi sila natutong umamin ng kasalanan sa katawan. Wala na akong kausap. Kayong mga bulaklak, gusto niyong gumaling? Hello? Ngayon, naintindihan nyo kung bakit kailangan a-attend muna ng forum? Yes. Actually, guys, favorable on my part, kung hihingi na lang kayo ng guidelines, wala na ako ipapaliwanag. Pengi akong kopya ng guidelines. Inom tayo. Nagpatimpla ho ako. Oh. Gusto nyo to? Sarap to. Aratili shake. Ngasim. Pabor na pabor sa akin eh. Wala nang palipaliwanag. Ano sakit mo, ma'am? Ito, uwi ka na. Di ba? Ang dali-dali eh. Nakagawa na ako ng program eh. At alam niyo kung anong ginawa kong program? Complete science! Complete! Merong lymphatic system, kung ang sakit mo ay sa lymphatic area. Merong respiratory system guidelines, kung ang sakit mo tungkol sa respiratory system. Meron ako systemic disease, kung ang sakit mo ay multiple. So kung ano ang sakit mo, I'll just give you a guidelines. At lahat ng tao ko, trained para ibigay ito. The question is this, binigyan kita nito, hindi ka nakatin ng guideline, ng health forum. Naniniwala ako, marami iinom yan. Bibili, tama. Ininom. Hindi nagampanan yung unang step na gusto ng Panginoon. Tatalab o hindi? Gagaling o hindi? Bukas makalawa ako pa, ininom ko naman yung binigay nung maitim na doktor na yon. Ang dami-dami kong binili. Ginastusan lang kami, kita mo? Ikaw na tumulong, ikaw pa masama. Tsaka niyo ako sabihan, suplado ko. Naintindihan niyo na? Kaya importante, makinig muna. Kasi gusto kitang matulungan eh. Paano kita kung nakagagaling ang gamot, bakit merong may high blood na 10 taon na?
Bakit may diabetiko, 15 years na, diabetiko ka pa rin, nagpapagamot ka naman? Gumaling ba ang tawag doon? Come on! Hello? Are we learning? Yes. Maganda ba yung natututunan? Yes. Ako pag maganda yung natututunan ko, pumapalakpak ako. Plastic. Mga bulaklak na to plastic, no? Pero ang sarap niyang alagaan. Oo, hindi siya masyadong mahirap. Hindi siya maselan. Hindi ko nadidiligan yan. Okay pa kayo? Yes. Diba importante ang kaalaman at edukasyon? Yes. So, the Lord is waiting for that eh. Alam nyo kung bakit nagsishare ako ng ganito? Nagtsatsaga ako na magturo. Nakakapagod kaya ito. Magsalita ng ilang oras, sa rami ng, tama? Salita ka ng salita, tapos ang kahara mo, ganyan ang mga mukha. Tinutulungan mo na, sisimangutang ka pa. Diba? So kung gusto yung sumimangot, dapat sa bahay lang kayo. Huwag na kayo pumunta dito. Nakakasira kayo ng araw. De, joke lang. Okay. Bakit ko itinuturo ito? Ba't ko sinishare? Si Doc Atoie, personally, ang dami kong kakilala, 10 taon ng diabetic ko. 20 years nang may high blood. 30 years nang may mga hika. Palagay ko, yung iba sa inyo may kakilalang ganyan. Meron o wala? Meron. O baka ikaw yan. Kunwari ka pang meron. Yung iba meron, pero ako yan. Okay. Kaya maganda ang health forum eh. Tingnan nyo ah. The title is health forum. Hindi siya health seminar. Pwede namang health seminar with Doc Atoie lang eh. Kaso nga lang, ang seminar kasi, yan yung inaantok yung mga nakikinig. Kasi seminar. At ang mga senior citizen, pag seminar, 15 minuto lang. Oh, tama! Kaya I decided to change it to forum. Kasi when we say forum, it means interaction. Kwentuhan ba? Yes. So I need your opinion. Okay lang? Yes. Game. Sa tingin nyo, gusto kaya ng Panginoon na ganyang katagal na may sakit ka pa rin? Yes. It is never God's plan for any one of us. Kung babasahin nyo ang mga plano ng Diyos sa atin, napakarami ang gaganda. At ang pinaka-common na masyadong sikat na, Jeremiah 29:11. He doesn't have any plan of harming us. Tama ba? Yes. So, hindi gusto ni Lord na may sakit ka. At ako, personal na opinion ko, naniniwala ako, walang mapagmahal na magulang na nagnais makitang ang kanyang mahal na anak ay may sakit ng mahabang panahon. Masakit sa damdamin natin yon. It will definitely break our hearts. Right? Yes. Okay, babalikan ngayon kita. Ano kaya ang nararamdaman ng ating mapagmahal na Ama sa langit na nakikita niyang ikaw na mahal niyang anak ay matagal nang may karamdaman? Kapatid, gusto mong marinig? You are breaking His heart. Wala na naman ang kausap. Mga langgam. Totoo, hindi? Totoo. Tapos, itong mga kakilala ko, itong mga na-interview ko, hindi ikaw to ah. Kinuwento sa akin, nagpapagamot naman daw sila. Which means, they are spending money. Tama yun? Yes. Tinanong ko nga eh, gaano kalaking halaga na kaya ang naubos mo sa pagpapagamot mo? Ang sabi nila, malaki na. Ikaw, tatanungin ko, malaki na rin ba ang naubos mo sa pagpapagamot mo? Malaki na? Yes. Tanong, gusto kaya ng Panginoon na nagsasayang ka ng pera? Nagsasayang ka ng pinaghirapan mong kitain na pera para mapunta lang sa pagpapagamot? Yes. It is never God's plan for us. Balikan natin ang 29:11 ng Jeremiah. He plans for you to prosper, not to waste your money. Tama? Yes.
And guys, kung naitabi nyo yung mga perang nagastos nyo simulat sa pool na nagpagamot ka, kung naitabi mo yan, wow! Ang gaganda na sana ng buhay nyo. Tama? Ang ganda na sana ng bahay nyo. Tama? Ang ganda na sana ng kinabukasan ng mahal mong pamilya. Kaya kapatid, I therefore conclude na yung sakit mo ang nagnanakaw ng magandang kinabukasan para sa pamilya mo. Tapos, nababalitaan ko, may suki card ka pa. Parang nawawala ang common sense, ha? Hindi, guys, honestly, gusto mong maging suki nila? Hindi, pero you are applying for that card. Are you getting my point, guys? I am now breaking through the barriers of your brains, guys. Nawawala pati sentido komun natin. And sentido komun is a Spanish word. But ang ibig sabihin po nun, common sense. Pati yung common sense pala natin, nawawala na eh. Hello? Kaya sa pamamagitan ng pagtuturo ko, inuunti-unti ko, ibabalik natin. Correct? Okay ba? Okay? Di ba hindi naman gusto ni Lord na ganyang katagal ako may sakit? So may nagagawa yata ako mali, kaya hindi ako gumagaling. Kasi kung tama ang ginagawa ko, pagkagalingin ako ni Lord. Tama ang ginagawa ko eh. Kasi pag tama ang ginagawa ng anak ko, hindi ko papaluin. Hindi ko pagkagalitan ng anak ko kung tama ang ginagawa niya at hindi ko sasisitahin. Kasi ganun ako, matino akong magulang. Palagay ko, matino rin ang Panginoon bilang ama nating lahat. Hello? Hi. Okay pa kayo? Yes. Sabi nung iba na nagkakala, dapat di tayo umatindi. Na sermonan tuloy tayo. Hindi ko nga, sabi ko nga, hindi ko alam kung ba't nandito kayo. Tama ba? Yes. If you would just imagine, today is Tuesday. Am I right? Yes. Simpleng araw, simpleng oras. Yung iba napakaaga pa. Imagine, ang dami-dami niyong pwedeng puntahang iba, ang dami-dami niyong pwedeng gawin, pero bakit ipinahintulot ng Panginoon? Nakaladkarin niyang paan niyo, daling kayo rito, pumila doon, mag-intay na napakatagal, at magsasalita ang tagal-tagal, tama? Isa lang ang purpose ng Panginoon. Ewan ko kung naintindihan mo na nung nagsimula ako. Pikit ka. Ano ang purpose ni Lord? Pikit ka. The Lord is giving you an opportunity for you to be healed. Because He wants you to be healed. Yes. Amen. Kasi kung ayaw ka ng pagalingin ni Lord, ba't naman pina-attend ka pa? Yes. Eh, sanay ka na may maintenance. Sanay ka na nang hihingin, uy, wala na akong pambili ng gamot. Pingin na ako. Pag hindi ka naabutan, masama pa loob mo. Wow, kapal na mukha. Grabe itong si Doc. Oo, grabe ako. Hello? Hindi pa nga ako masakit mamalo eh. Tama? Kalabit pa lang yan. Mamaya pa ako sa dulo yung palo. Wait lang. May natututunan? Yes. At dahil naintindihan nyo na yung mababaw, oh, pwede na akong lumalim. Alright? Sige. Ano ang ibang Tagalog or Filipino word ng dati? May narinig ako past. Yung isa naman before. Tama ho, parehas yan. Ang hinahanap ko lang Tagalog. Noon. Alright, noon, nakaraan, nakalipas, kahapon. Luma. Okay, isang lalim pa. Ano ang ibinilin ng ating Panginoon tungkol sa ating nakaraan? Ang sabi ng Lord, ang nakaraan ay dapat kalimutan. So, nakasulat sa second step to achieve healing, enable for you to be healed, you need to learn how to forgive first and then forget. Oh, akala ko dati kay Sharon to, tsaka kay Gabby.
Kay Lord pala galing yan. Basahin natin. Ano ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 43, 18 and 19? The Lord said, "Forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing." Tatagalogin ko po para sa inyo mga kababayan. Ang sabi po ng ating Panginoon, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag ka nang mamuhay sa iyong nakalipas. Hindi mo ba nakikita may ginagawa akong bago para sa iyo? Kaya pala, look at the board again, lahat ng may sumbat, nanunumbat, patuloy na naninisi ng iba, may hinanakit, tampo, galit, sama ng loob, puot sa kanyang kapwa, hindi na po talaga gagaling habang buhay. Yeah. Grabe naman magsalita itong doktor na to. Oops! Reminder lang. It is not the word of Doc Atoy. It is coming from the word of God. Pinaliliwanag ko lang. Balikan natin at paulit-ulit na tanong. Kaya mo bang baliin ang salita ng Diyos? Titig ulit sa mata ko. Kaya pala, hindi ka pa gumagaling dyan sa karamdaman mo. Uy, tin! Kasi, hindi ka pa natututo magpatawad galing sa kaibuturan ng iyong puso. Ay, ang bigat naman palang gumaling. Kailangan may kapatawaran pa. Stoy, bilin ni Lord, oh. Kaya pala hindi makapagpagaling ang ospital. Ayan. Kapatid, diretsahan. Hindi yan itinuturo sa ospital. At ito matindi. Bakit? Hindi ho kasi nabibili yan. Kung nabibili yan, bibili ako. Pag bibigyan ko na lang kayo. Pabili nga ho ng kapatawaran. mga 50% lang muna. Hulugan pa, pati kapatawaran. Ang Pilipino talaga. Gusto may gives pa. Papatawarin kita ngayon, 10% muna. Aba! Hello! Kapatid, gusto mo bang gumaling? Yes! Matuto muna magpatawad galing sa kaibuturan ng puso mo. Kaya mo kaya o hindi? At alam niyo ba may pangako ang Panginoon? At ito tatandaan niyo. Kapag nangako ang Panginoon, tinutupad niya. Mababasa niyo sa Numbers 23. Chapter 23, verse 19. Pag ang Panginoon nangako, hindi siya katulad ng tao na napakasinungaling. Kapag ang Panginoon na nangako, tinutupad niya lahat ng kanyang pinapangako. At gusto mo bang marinig? At gusto mo bang marinig kung ano ang pangako ng Diyos sa'yo? Gusto mong marinig? Pag natuto kang magpatawad galing sa kaibuturan ng iyong puso, biglang gagaan ang buhay niyo. Luluwag ang teritoryo nyo at sasarap ang tulog mo. At alam nyo ba, scientifically speaking, pag masarap ho tayong matulog, nagre-repair ang cells. Kaya nagiging possible ang healing physically. Pero kung hindi tayo nakakatulog ng maayos, walang cells ang posibleng ma-repair. Kaya paulit-ulit ko rin sinasabi, yung mga mahilig magpuyat na nandito ngayon, umiiksi na ang buhay nyo. Bakit? Kasi in advance nyo na. Ang hilig nyo sa advance. E, imbis na tulog ka, gising ka pa rin. E di advance. Totoo naman yan, di ba? Pagka may hatred sa puso natin, nakakaliit ng mundo. Siguro napapansin nyo rin yan. Sa sample lang ko kayo. May kagalit kang kapitbahay sa kanan. Di ba hindi kayo dyan dumadaan? Dito ako dadaan. Hindi baling malayo. Huwag ko lang makita yung buwisit. Tama? Yes. May utang ka sa kaliwang tindahan.
dito muna ako dadaan. Mahirap masulyapan. Eh, may utang ka na pala sa buong subdivision. Ang gagawin niya? Bahay ka lang. Diba, nakakalit ng mundo? Napansin niyo? Pero kung wala ni kapiranggot na hatred sa puso niyo, you can go anywhere you wanna go without feeling any fears at all. Bakit? Wala ka namang atraso eh. And that's the life that the Lord wants you to have. Happy and free life. Ikaw ang gumagawa ng pagliit ng mundo niyo. Kaya ito may suggestion ako ha. Pag ang dami-dami niyo ng pinagkakautangan, psychological advice ni Doc Atoy. Are you willing to listen? Yes. Wag na wag mong tataguan. Lalong nagagalit. Harapin mo. At totoo to, ha? Pag hinarap mo, sabihin mo yung totoo, bigyan mo pa ako ng ilan pang pagkakataon. Dahil pag nagsabi ka ng totoo, sinabi ng Panginoon, the truth shall set you free. Kasi pag pinagtataguan mo, lalong nagagalit. Nagpo-post pa yung mga yan. Ito meron akong kaibigan. Nung mangungutang ang bait, akala mo anghel. Nung singilan na hindi na matagpuan. Tama? Please, harapin nyo sila. Sabihin nyo, bigyan ka. Huwag kayong mag-aalala. Ito, pakinggan nyo. Hinding-hindi ka niya papatayin. Nga. Kasi wala na siya masisingil. Tama ba? Harapin mo na lang. Kasi alam niyo kung ba't sinasabi ko to? Ang dami kong kina-counseling, naaawa ako sa mga bata. Pati ang mga bata nagiging sinungaling dahil sa utang ng magulang. Inuutosan niyo, "Uy, pag dumating si Bombay, sabihin mo, wala ako ha." Sabi naman ng bata, "Wala daw po siya." Hi, talaga kayo. Hello? Hi. Lumiliwanag ba ang ating isipan? Yes. So, tuturuan ko kayo ng hakbangin. Tuturuan ko kayo ng hakbangin. Pag may narinig ako umiiyak. Ay, wala, nagsisismisan lang. Hindi, okay lang ho yun. Sanay na ako sa Pilipino. Pilipino, pare sa pinanonood, nagkukwentuhan pa eh. Di ba? Kaya nga hindi ako nanonood sa sinehan eh. Iisa lang naman yung palabas. Pareho yan ha. Ang sakit nyo sa ulo. Pare sa palabas nagkukwentuhan. Okay. I'll teach you a 3 solutions. How can you achieve forgiveness and forget? Okay lang? Yes. Number one, forget about your past. Okay, bakit? Because that's what the Lord said. And somebody asked me, and this is a legit question, he asked me, bakit sinabi ng Diyos nakalimutan na nakaraan, conceding ang nakaraan, mga memories natin yan? And the Lord replied, past is just a lesson to be learned. Listen, learn from your past, apply what you have learned so you can move forward. Okay, sample lang natin. Tita, okay lang? Alamin ko po yung edad niyo. Ilan taong ka na? I'm 74. 74? Sulit na yan. Just kidding. Sabi ni Tita, walang yan, doktor to. Biro lang ho. Okay. At the age of 74, Tita, papayag ka ba na grade 1 ka pa rin? Siyempre hindi. And nobody here amongst us ang nasa matinong kaisipan, ha? Ang papayag na grade 1 pa rin tayo sa edad natin ngayon. Pero ang katotohanan sa kwentuhan na to ay ganito. Kahit 74, hindi siya payag na grade 1, pero kung hindi niya kaya talagang ipasa ang pagiging grade 1, hindi rin tayo papayag lahat na maging grade 2 siya. Kailangan ipasa mo ang pagiging grade 1.
para sa susunod na enrollment, grade 2 ka na. Ang tawag natin doon sa English, moving up. Eh, paano kung hindi ka talaga makapasa ng grade 1? Sa susunod na enrollment, ano ka na? Grade 1 ulit. Tama ba? Sa English, ang tawag natin ay repeater. And I want you to look at the board. Kapatid, ikaw, hindi ka ba nahihiya na matagal ka ng repeater sa sakit mo? Oh my God! 10 taon ka ng grade 1? Di ba dapat valedictorian ka na yan? 20 years principal na yan. 30 years may-ari na ng eskwelahan. So it only means one thing, guys. Ano? Actually, it means two things. Either you haven't learned your lessons yet, or maybe you have learned something but you are not applying what you have learned. Kasi ako, nag-aral ako ng grade 1. Pumapasok ako, definitely, meron ako natutunan. Pero pagdating ng exam, yung natutunan ko, kung hindi ko i-apply, bagsak pa rin ako. So life is teaching you a lesson. The question is, are you learning from it? Yes. And that life is called your past. Hello? Di ba mas masarap mag-aral yung sabay-sabay tayo natututo? Kesa magdi-discuss ako ng malalim na medisina na hindi niyo ako maintindihan. Kaya importanteng maka-attend muna ng forum. Okay po ba? Yes. Palakpakan. May kaibigan ako, Komang. Nahirapan siyang pumalakpak. No? Asa na yun? Okay, so forget the past. Kaya o hindi? Kaya. Let's learn from it. Okay, second solution. Face the present. Ayan. Harapin natin ang ngayon. Ito, sakit ng mga Pinoy ito eh. Alam nyo na yung dapat gawin? Pinagpapabukas nyo pa. No? Ang hilig nyo sa ganyan. Anong habit yun? Very good. Manana habit. Kasi yan ang sample, magda-diet na ako. Kailan? Mga next month. Titig ka sa akin. Bakit mo kinuwento? Gusto mong marinig bakit mo kinuwento? Kasi puro ka kwento, wala kang kwenta. Kasi puro ka salita, wala kang gawa. Kasi mayabang ka. Pwede mo namang hindi ikwento, di ba? Gawin mo na lang. At pag nagkaroon ng resulta, at saka mo ipakita, magiging inspirasyon ka pa sa iba. Thank you, Pastor. Naman, Pastor. Doktor po. Meron pang isa. Sample. Mag-e-exercise na ako. Kailan? Mga next week. Bakit next week pa? May atin ang pa akong party. Di ba common? At ito yung pinaka-last na sample na gustong-gusto ko. Sa, pag naririnig ko to, ang saya-saya ko. Sa sobrang saya ko, gusto kitang patayin. Ano yon? Magpapagamot na ako. O di ba? It is music to my ears kasi doktor ako eh. Pag tinanong ko, oy, very good, magpapagamot ka ng kailan? Pinag-iipunan ko na lang. Guys, at doon totoong nagpapantig ang tenga ng inyong lingkod. Oh, bakit naman nagpapantig ang tenga mo? Eh, kasi pagkatungkol sa gamutan, pag-iipunan pa. No? Pero pag appliances na gustong gusto nyo, nakakapangutang kagad kayo, hindi bali pang may tubo. Sorry for these words, pero I mean it. Alam mo, ang kapal po ng mukha nyo, and I mean it, ang kakapal ng mukha nyo. Paggagamutan, pag-iipunan, no? Pero pag material na bagay, ang dami nyong naiisip at nagagawang mga paraan. So, ibig man sabihin, kapatid, diretsahan. Mas mahalaga ang material na bagay kesa sa sarili mong buhay. Eh di, ang kakapal ng mukha nyo,
Hmm? Totoo yan. Hmm. Diba? Sa sobrang kayabangan, pag nakabili kayo ng kakaiba, pinagyayabang nyo agad sa tropa, pare! Nakita mo yung toga ko? Sapatos ang tawag namin ng batch namin toga. Nakita mo yung toga ko, tol? Rare yan. Collector's item. Branded yan. Wala dito sa Pilipinas. Original. Alam mo magkano bili ko? 15,000. Wow. Nakayabang. Babalik ta rin natin. Kayong lahat tatanungin ko. 2,000 halaga ng bitamina para sa iyong katawan, kapatid. Nakabili ka na? Ha? Ha? Diba ang kakapal na mukha nyo? Ha? Pag naresetahan kayo ng doktor, pagdating sa butika, hanggat maaari, tatawad ka pa. Wala bang generic niyan? Pero pagka panlabas na kagamitan, gusto nyo branded. Ha? Diba suksawan kayo ng yabang? Ba't ganon? Pagka panlabas ng katawan, branded. Pagka panloob, generic. Is that how you value God's gift of life to you? Then answer me why you are sick. Now, you can answer yourself. Ba't ka may sakit? Because of those things. Hmm? Pagkakatawan, may limitasyon. Pagkakagamitan, no limits at all. Kaya mamaya, pag naabutan na kita ng guidelines, huwag mo ako sasabihin, ha? Dok, next month na ako mag-umpisa. Huwag mo na lang ako usapin. Because you didn't understand what you have learned. Alam nyo, tingin ka sa akin. Alam mo kung bakit may sakit ang katawan mo ngayon? Pakiramdaman mo ako, ha? Kasi hindi mo siya minahal dati. Ngayon, naniningil ng konti, hindi nyo pa rin magastusan. Kailan mo siya planong mahalin talaga, kaibigan? Pagpatay ka na, hindi nyo na mararamdaman na minahal mo siya. Siguro this is gonna be the first time you'll be thinking, you'll be asking yourself, kailan ba talaga minahal ko yung katawan ko? Come on! This is gonna be the first time you'll be asking that for yourselves. Kailan mo ba talaga minahal yung katawan mo? Hindi. Maraming may sakit, napakadadrama pa eh. Kapapanood nyo yan ng mga pelikula namin, ha? Diba? Ano sabi ng mga magulang? Ano sabi ng mga nanay? Imbis na magpagamot ako, ang gastos-gastos magpagamot, may nag-aaral ako mga bata. Imbis na ipagpagamot ko, ipang-e-enroll ko na lang ng anak ko. Namatay ka. Paano sila mag-e-enroll next year? Ha? Ha? Kunwari mo pagmahal kang magulang? Ha? Imbis na ipagpagamot ko, ibibili ko na lang ng pangangailangan ng pamilya ko. Wow! Namatay ka. Paano pa sila bibili sa susunod? Kamusta madadrama? Kung wala ka nang sa pool? Mapagmahal na magulang talaga. Guys, ang tunay na mapagmahal na magulang, iingatan ko ang aking katawan. Para lagi akong malakas, wala akong karamdaman, magagawa ko lahat ng aking kakayahan para mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak. Yun ang tunay na mapagmahal na magulang. Taas ang kamay na mapagmahal na magulang. Wala na. Nag-isip pa yung iba, may mapagmahal ba ako? Hindi yan. Nagkadalawang isip eh. May natutunan? Huwag kayong magagalit, hindi ho ako nagagalit sa inyo, ha? Nagbibitaw lang ho ako ng mga pananalita na may power for you to feel it. Pero ba't,
Ano naman ang karapatan ko magalit sa inyo? Unang-una ka, ano-ano ko naman kayo. Eh, ano ngayon sa akin kung mamatay kayo? Diba? Hindi naman ako masyadong apektado. Pero meron akong tungkulin sa aking Panginoon. Kasi sinabi niya ho sa akin, I am into this mission for 14 years now. At gusto ko kasi maglingkod. Thank you, ma'am, for calling me pastor kanina. Though I really wanted to, pero mas kailangan ako sa ministry ko ngayon. Gusto ko talaga maglingkod kay Lord. Actually, bata pa lang ho ako. Sinubukan ko na yun. Nagsakristan ako. Pumasok ho ako ng seminarista. Pero pinalabas din ho ako. Hindi, totoo yun. Kasi kaya ho ako pinalabas. Kasi iba'y nasa isip ko. Gusto ko maglingkod kay Lord. Kaso nga lang, nung nakikita ko yung mga madre, sabi ko baka mabuntis ko itong mga to. Oo nga, yun ang bata pa ako noon eh. Sabi ko, kasi ganito ako mag-isip eh. Ang tawag sa akin, father. Sa kanila, mother. E di kailangan ng children. Na nag-doktor na lang ako. Naku, kaya. Bigyan mo tubig si nanay. Mga tatlong drama. Kuha mo tubig, bilis. Dapat active kayo sa ganyan. Pag may inuubo, tubig. Pag hindi kinaya, muriatic. Para mabilis tayo sa kilos kasi... Ah, meron pala. Okay, marami pa. Gusto niyo bumili pa? Ah, di ba mas masarap pagkakwentuhan? May natututunan ka na. Okay? Sige. So, mga kaibigan, tingin. Itong face the present, yung pong manana habit, bawal po sa amin sa medisina. Bakit? May kasabihan po kami sa medicine, tomorrow might be too late. Yung napakaliit na bukol mo ngayon, yan, sobrang liit, oh. Bukas pala, pwedeng cancerous na yan. Tapos nababalitaan ko, marami akong kababayan na kababaihan, may nakakapan at lahat, binabaliwala nyo pa. May nakakapan na. Sabi, mawawala rin yan. Ano yung mancha? Nagets nyo? Lagi ko ito sinasabi, ha? Alam mo, kapatid, kung naagapan, maliit lang sana gastos. Ngayong malala na, ang sagot mo sa akin, wala kayong panggastos. Saan lulugar ang katawan nyo? Wala, no? Wala siyang malugaran sa'yo. Bakit? Lagi kang may paliwanag. Daig mo pa, abogado. Hello? And number 3 solutions, ha? Forget, kalimutan na nakaraan. Harapin natin ang ngayon. Kailangan mo nang harapin. Kasi pag hindi mo siya hinarap ngayon, pagbalik mo, problema pa rin siya. So might as well, ngayon na. Correct? At number 3, gawa ng tamang aksyon para gumanda pa ang future. Agree or disagree? At bakit kailangan tama yung aksyon? Tingin sa board, ha? Mali nga po kasi yung dati mo, di ba? At ang resulta ng pagkakamali mo dati, ayan, nagkasakit ka. Di ba? Baby pa lang tayo hanggang sa tumatanda tayo, naririnig natin sa mapagmahal natin magulang, kapag mali, dapat itinatama. At tayo na ngayon ang magulang, sinasabi naman natin sa ating mga anak, anak, pag mali, dapat itinatama. Lahat ng may sakit na nandito ngayon, may itatanong si Doc Atoy, papayag ka ba na itatama ko ngayon kung mali ang dati mo? Yes. Are you sure? Yes. I have 6 questions. If you will be honest in answering the 6 questions, upon hearing the last one, you'll realize kung totoong gagaling ka pa nga ba o hindi na habang buhay. At least pag narinig mo yung huli kong tanong, wala tayong fake news. Bakit? Live kayong nakinig ngayon. Live. Personal. Walang cut. Walang editing. Live eh. Tama? Walang false hope. Walang broken promises. Okay? Are you ready with the 6 questions? Unang tanong sa 6. Ano ang kalagayan ng katawan mo ngayon? Meron kang? Pag may sakit, usually nagpupunta kayo kay? Si doktor nagbibigay ng? Reseta lang ho. Reseta. Pag gamot ang binigay niyan, wala nang butika. Ano?
Anong binigay? Mamaya, hingan niyo ako ng gamot. Reseta lang. Tama. Ano ang nakasulat sa reseta? Gamot. Ikalima, di ba ininom niyo naman po? Very good. Here comes the sixth one. Di ba ininom mo yung gamot na inireseta ng doktor na napuntahan mo kasi nga may sakit ka? Nainom niyo na yung gamot. Correct? Yes. Sixth question. Nung ininom niyo yung gamot, yung totoo ha, nung ininom niyo yung gamot, may nabago na ba kayo sa ginagawa niyo sa buhay at katawan mo dati? Pakilakas ng sagot? Wala. At bakit pala kayo nag-iintay na may ibang resulta? Teka lang. Tingin ka sa akin. Dadahan-dahanin ko, tatagalugin ko, baka sakaling luminaw na dyan sa matandang kokote mo. Ang linaw-linaw umpisa pa lang na ang dahilan ng pagkakasakit ng katawan mo ngayon, may mali ka palang nagawa sa kanya dati. Resulta, nagkasakit ka. Nung nagkasakit ka, pumunta ka sa pinakamagaling na doktor, kahit sino pa yon. Nagbayad kayo ng malaking halaga. Bumili kayo ng mamahali na tuminom ng mabibisang gamot na available sa market ngayon. Okay. Pero, ang linaw ng sagot nyo ngayon, patuloy nyong ginagawa. Yung mga mali nyong nagagawa sa katawan at buhay nyo dati, gagaling o hindi? Hoy, titigan mo ako. Walang magic sa medisina. Walang magic sa doktor. Walang magic sa gamot. If you always do what you did wrong before, the results will always be wrong. Nagtataka pa ba kayo? Ang tatagal na ng mga sakit nyo, hanggang ngayon yan pa rin po ang sakit nyo? Wala kasi kayong kaplano-planong magbago. Mahiya naman kayo. Ang linaw ng salita ng Diyos, and nobody could ever break that. Amen? Amen? I mean it. Nobody could ever break the Word of God. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death. Tagalog, ang tunay na kabayaran dapat sa ating kasalanan ay kamatayan. Pero mapagmahal talaga ang ating Ama sa kalangitan. Oo, nagkasala ka sa sarili mong katawan, dapat ang kapurusahan niyan, kamatayan. Pero hindi ka agad namatay. Bakit? Love na love ka niya. Binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon na magbago. Imbis na mamatay ka sa kasalanan ng nagawa mo sa katawan mo, nagkasakit ka na lang muna. Baka sakaling, kung magkakasakit ka, may matutunan ka at magbabago ka na. Kaso anong ginawa niyo nung nagkasakit kayo? Be honest, nag-inuman kayo ng gamot. Oo, pero walang nagbabago sa inyo. And you are expecting healing? Come on, guys. So, palagay ko, naging clear today yan. Hello? Sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi ka natututo, repeater ka. Repeater. Repeater yung high blood mo. Repeater yung diabetes mo. Repeater yung cancer nyo. Repeater yung bukol nyo. Bakit? Because you are not learning from them. They are just teaching you to change your wrongdoings. Right? And how come you're not changing? Because you think that medicine can cure it all. Excuse me. Hello? Malinaw? Yes. May natutunan? Yes. Maganda ba yung natutunan? Yes. So, importante bang umaattend ng health forum? Yes. Sige, uwi na. Dok, paano yung number 3? Kanya-kanyang hulaan na yan. Puzzle pala yun. Okay, so tapusin na natin. Minana ba ang sakit o hindi? Hindi. Oh, di ba makakapagpahinga na yung mga ninuno nyo? Yeah. Ngayon pa lang na-release yung burden ng paninisin nyo sa iba. See?
Kaya kung may sakit kayo, sabihin nyo sa anak nyo, anak, hindi namamana ang sakit. Huwag mong kopyahin yung pagkakamali ko para hindi ka magkaroon ng sakit na nagpahirap sa akin. Eh, may sakit na yung nanay. Kung ano kinakain ng nanay, mas matakaw pa yung anak. Pwede bukas makalawa, parehas ang sakit. Sasabihin, mana, hindi kinopya yung pagkakamali. Hello? Malinaw ba? Minana ang sakit o hindi? Sino may kagagawa ng sakit mo? Anong tayo? Huwag mo kong isali. May sumigaw tayo. Ba? Hindi kita kilala, bruha. Tayo daw. Hindi rin pwedeng kami. Ano to, tropa-tropa? Sarili. Your body is your own responsibility. Tama? Minana ang sakit, hindi? Sino may kagagawa ng sakit mo? Sarili. At dahil inamin mo yan ngayon, huwag mong kakalimutan ang pet sa today. Anong date today? October 8. Bakit? Anniversary nyo. Yes! Ngayon pa lang na ipagkaloob ng Panginoon ang susi sa kagalingan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. To God, all be the glory. Di ba? Oh, sabi niya, ipagkakaloob ko ang unang susi sa kagalingan kung may pagtanggap at pag-amin. Tinanggap mo na may sakit ka at inamin mo na ikaw may kagagawan. So the Lord gave you the key already today. But the thing is, kahit binigyan kita ng susi sa kotse, marunong ka mag-drive? Hindi ka makakalis. Tama, mali? So, okay lang bang ituro ko kung paano nyo gagamitin ang susi sa kagalingan? Sure? Sige. Tanong, ikaw ba ay nagpe-pray pa kasi gusto mong gumaling? Yes! Sasagot ako. We? Di nga. Yung mga, ano, malala na, naniniwala ako dyan. Mayat maya ni Panginoon. Pag malala na, mayat maya ni. Yung hindi masyadong malalang. Alam niyo kung ba't nasasabi ko ito? Observer ako eh. Yung hospital, may mga chapels yan eh. Tama? Napansin niyo kung kailan may tao? Pagka may operahan. Pagka may critical. Honestly, come on! At bakit ko binabanggit to? Because, ang linaw-linaw ng salita ng Diyos, never cease on praying. Huwag daw tayong manghihinawa sa pananalangin. Because it is our way of communicating with our Father. Ako man eh, ang anak ko, uuwi ng bahay nandun ako at hindi ako pinansin, I'll be hurt. Aba, hindi ako pinapansin ng anak ko. Sige, walang biruan. Sino rito mga parents na? Taas kamay. Hindi ka pinapansin ng anak mo. Masarap? You'll be hurt? Eh bakit hindi mo pinapansin ang ating Ama sa langit? Gabi-gabi iniintay ka niya sa pag-uwi mo. Binantayan ka niya maghapon. Pag-uwi mo, ine-expect niya na magkwento ka kahit konti. Kausapin mo siya. Hi, hello, naka-uwi na ako. And it's enough. The problem is, the long wait is over, you are already there at your house, pag higa mo, you are hurting him. Hindi, nagtataka lang ako eh. Ito ha, totoo to ha. Facebook, Instagram, Twitter, 2-3 oras, araw-araw, meron ka. 5 minuto sa pananalangin, wala ka. Oh my God! My God! Paano mo ipapaliwanag na wala kang oras? Chismis! 30 minutos, walang problema. Nanonood kayo ng teleserye, sunod-sunod 3 oras. 5 minutong prayer, wala ka. At saka mo ngayon ipaliwanag, nagkulang siya sa'yo.
Tapos pag may sakit ka, akala mo nakakao, Panginoon. Teka lang. Yan, sige. Malaki ba pagkukulang natin sa kanya? Sino gusto makasama na siya? Ba't nandito ko pa sa akin? Gusto mo na makasama? Ba't ka pa umatin sa akin? May natutunan ba? Yes! Grabe, no? Kasi ako, pag hindi ako pinansin ang anak ko, nagtataka ako, ba't kaya? Ano kaya pagkukulang ko sa anak ko? Ba't hindi ako pinapansin? Ba't kaya nagtatampo sa akin ang anak ko? Kaya gusto ko araw-araw, papansinin nila ako. Basta dumating ako, gising pa sila, pansinin mo ako. Pag dumating sila, nagising ako, pansinin mo ako. Tama ba? Yes. Because that's the show of respect. That is a show of love. Correct? Yes. Diba? Naintindihan niyo na? At bakit ko gusto nagpe-pray tayo? I want all of you to know that the Lord God really answers all our prayers. Amen? Amen. Not exactly the way we wanted it nga lang. Alam ka naman nag-pray ka, Panginoon, ocho pa lang ngayon, wala na akong pera, Lord. Lord, padalan mo na ako ng pera sa Palawan, ha? Padadalan ka ba ni Lord sa Palawan? The Lord may give you an opportunity to earn. Or maybe He'll touch somebody's heart to be the answer to your prayers. Yes. Minsan, you're not expecting it. May kamag-anak ka pala sa abroad, no? Biglang nagpadala, you're not expecting. Ang tawag doon, blessings. Yes. Eh, paano naman ako nagpe-pray ka? Lord, pagalingin mo na ako. Nahirapan na ako sa sakit ko. Bababa si God at ihipuin ka? It will not happen na. Nung panahon ng Panginoong Hesukristo, yes. Mahawakan lang ang dulo na inlaylayan, ang damit na kasuotan ng Panginoong Hesukristo, nagsisigaling ang mga may karamdaman. Eh sa panahon ngayon, kaninong laylayan ang hawakan nyo? Kay Robredo. Dito, siya kasi si laylayan, di ba? Okay, so paano sasagutin ni Lord yung prayer na yan? Kung sakit, katawan, karamdaman ng pag-uusapan, the Lord will use somebody as a channel or an instrument. At ang ginagamit ni Lord na pamaraan, ang tawag sa amin, mga... Pero may kailangan ka maintindihan today. Starting today, ituro mo sa iyong mga anak, ha? Ano yon? Wala pong doktor na nagpapagaling. O yan, nakaharap na ho kayo na sobrang prangka. We doctors are really not capable of healing anyone. Anyone. Why? Because we cannot enter the human body and repair what is wrong inside. Hindi nyo kami pwedeng inumin. At pagtapos kami, thank you, Doc. Naintindihan nyo? Ano pala ang trabaho ng doktor? Basahin natin sa nakasulat sa salita ng Diyos para hindi tayo maligaw. Ang mga doktor, according sa Word of God, ay mga taong pinagpala na makapag-aral simply to be the patients. Pakibasa na malakas. Guide. We can only guide you but not heal you. And to be honest, guys, nag-guide naman po talaga, oh. Anong RX? Prescription, reseta, layman's term, gabay o guidelines. Tama? Ako, hindi lang ganyan ang binibigay ko. Nagpapaliwanag pa ako katulad ng ginagawa ko ngayon. So I go beyond an extra mile. At sinasabi ko sa patients ko, nanay, yung inireseta ko, nilista ko na dapat mong inumin, inumin mo ng 14 na araw, ha? Anong sagot nyo? Yes. Pakilakas ng konti. Yes. Opo, Dok. Pagkaharap kami, pagkaharap ang doktor, ang babayid nyo, no? Yes, doktor. Opo, Dok. Ginawa nyo pa kaming bibi. Anong Dok? So, dala-dala nyo na yung reseta, di ba? Sa butika. Pagdating sa butika, magkano yan? Grabe naman pala ang presyo niyan. Hindi naman makatao yung pahalaga niyan. Sobra.
Bigyan mo ako ng panlimang araw lang. Totoo o hindi? Di ba gawain mo yan? At kaya po ako, nagkaroon ng mga rason kung bakit kailangan mag-mission. Isa po ito sa primary reasons why I decided to be a missionary. Napansin kong gumagawa kasi mga kapwa ko Filipinos. In other words, kababayan, kayo yun. Kahit nasan pa kayo sa ibang bansa. Ang kapwa ko Pilipino, pagdating sa kalusugan, narinig 5,000 to 10,000 ang gastusin. The words that's coming out from your mouth, grabe, sobra, hindi makatao. Grabe, sobra, hindi makatao. Tama? Pero ang mga nabibili niyong cellphone ngayon, titigan mo ako sa mata ha, nabibili niyong cellphone ngayon, gadgets na kaya niyong ipanregalo sa anak at apo niyo, kahit nagkakahalaga ng 30,000, 50,000, 80,000, hindi ko marinig yung word na grabe, hindi ko marinig ang sobra, at hindi nyo naman sinasabing hindi makatao. So kapatid, mas mahalaga ang teknolohiya kesa sa sarili mong katawan. May sasagutin ka sa akin, kaibigan. Ha? Bakit pagdating sa kalusugan mo, limit na limit ang gagastusin nyo? Pagdating sa teknolohiya, wala ka problema. So, ibig sabihin, mas mahalaga teknolohiya. O sige, pag nagkasakit ka, inumin mo yung cellphone mo. Ha? Ha? Ano? Tibay nyo? 10,000 halaga ng iinumin? Grabe! Hindi mo katao! Talaga? Pero lintik yung cellphone mo, nadagdagan lang ng isang camera, 100,000 na. Ano? Kala ko sasagot kayo. Sa pool? Kala ko hindi pa rin kayo tatamaan eh. Hmm. Ininom mo yung gamot ng 5 hours? Yes, bakit? Sayang naman eh. At pag ininom mo yan, it will take effect on you. Bakit? Gamot yan eh. At pag tumalab yan, gaganda at gagaan ang iyong pakiramdam. Tanong, pag maganda at magaan ang pakiramdam, bibili ka pa? Inom ka pa? Di ba mas matalino pa kayo sa aming mga doktor? Ayan na. Kaya makikiusap ako sa mga matatalino rito. Hey, kung totoong matalino pa kayo sa aming mga doktor, wag na kayo magpa-doktor. Hindi nga, di ba? What for? Di ba matalino pa kayo sa amin? Pagalingin nyo yung sarili nyo, you don't need us. Ba't namin sasabihin 14, kaya pala ng 5? Come on! Do you think doctors are earning if you complete your program? No. Bayad na si doktor nyo, consultation fee pa lang. Ang tawag doon, PF. Professionals? Ako nga, wala niyan. Clear? Sige. Ako po, pag ang pasyente ko may edad na, malambing ako sa kanila. I call them nanay and tatay because I wanted them to feel, si Dok Atoie parang pamilya ang turing niya. Ganito ako magsalita, nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ililista ko yung bawal, ha? Huwag mong kakainin yan. Anong sagot nyo kay doktor? Pakilakas. Pagkaharap kami. Ulitin ko, iba yung aura nyo in front of us. Ang baba, yes, doktor. Opo naman, doc. Yun yung aura nyo. Pero pag nasa bahay na kayo, iba rin ang aura nyo. Konti lang naman, sama ba yun? Titikmang ko lang naman na. Paminsan-minsan lang naman at may okasyon. Naiintindihan na ni Lord yun. At ang pinakamatalino mong palusot, matanda ka. Pwede akong kumain yan? May gamot naman, di ba? Huy! So, tingin. Sa madaling salita, ikaw pala mismo na may sakit, alam mo ng bawal. Kahit anong naging palusot, katuwiran dahilan, kinakain mo pa rin. Dahan-dahan. Psst. Bawal, kinakain mo pa rin. Gagaling kaya o hindi? Hindi. Hindi?
Oh, mamaya po, pag-uwi nyo, may assignment kayo kay Doc Atoy. Meron kang personal na question. Wala kang ibang tatanungin kundi sarili mo. Anong tanong? Tingin. Paano nga pala maipapadala ng Panginoon yung kagalingang napakatagal mo nang pinagpipray sa Kanya? Ayan. So, ladies and gentlemen, lahat ng gusto nyong itanong sa ospital, sa mga doktor, bakit hanggang ngayon may sakit pa rin kayo? Ha? Shhh. Nasagot na nang nandiyan sa monitor. Tignan yung monitor ng TV. Yan. So, bawal, kinakain nyo pa rin. Gagaling o hindi? Hindi. Pwede ka pang lumala. Totoo? At naniniwala naman ako, pag malala ka, iiyak-iyak ka na naman sa Panginoon. Hirap na ako sa sakit ko. Hindi mo ako pinagagali. Ano sagot ni Lord? Eh di wow. Si Lord pa ang plano mong sisihin? Wow! Ah, hindi pa yan. Naririnig ko, naninisi kayo ng doktor. Diyan kayo magaling. Nagkakalabitan yung mag-aasawa. Lipat na tayo ng doktor. O bakit? Mahina yung doktor ko. Alam niyo, pag naririnig kayo, gusto ko lumubog sa lupa. Bakit? Imagine, nakagraduate ng medisina, nakapasa ng board, nakapag-specialize, ang tawag niyo pala sa amin, mahina. Pwede kayo na magaling. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, no? See? Napakadaling manisin ng iba imbis na umamin ng sariling pagkukulang. How kailan? When? When will you learn to accept your own mistakes rather than giving the problems to other people? When? It's up to you guys. Ah, meron pa akong isang naririnig, hindi ko nakukomprehend. Lipat na tayo ng doktor. O bakit nga? Hindi ako hiyang. Ano yung hiyang? Saan nyo napulot yun? Ano kami, shampoo? Pero personal advice ni Doc Atoy, kapag napuntahan yung doktor, you are not comfortable, hindi ka kampante, wala yung faith and trust mo sa doktor na yon, you need to change your doctor ASAP. As soon as possible. Why? It will never work out. Kasi may kontrahan eh. Imagine, hindi na nga naniniwala yung utak mo sa doktor, paano pagagaling ang katawan mo? Ang tawag namin doon in psychology, psychosomatic. Whatever your brain believes, body will achieve. Kaya kung naniniwala ka, nagagaling ka, pwede kang gumaling. Yung mga nag-iinerte, ang hirap, mahirap talaga. Whatever your brain believes, body will achieve. Kaya yung mga negatibo, wala pong magagawa si Doc, huwag niyong iinumin yung ibibigay ko. Kasi according sa 7 doctors, merong kasamang doctor energy. Okay? So all of you, bibigyan ko ng guidelines. So tapusin natin. Sa doktor ba nakasalala yung kagalingan? Hindi. Kanino? Sa Panginoon, kung gagawin mo yung tama sa katawan mo. So healing, malinaw na to, is between you and God. We doctors are just the bridge to get you there. Yes. Tama? Yes. Kaya ako diniscuss to. Pag abot ko ng guidelines, kasi iaabot ko lang yung guidelines sa inyo eh. Pag abot ko, hindi ko naman kayo mamamonitor. Hindi ko naman kayo pinapakonfine eh. Correct? At sa sobrang dami ninyo, milyon na po patient ni Doc Atoy, paano ko mamonitor? Pero ang hindi nyo alam, habang nandito kayo ngayon, nagpakabit po ako ng CCTV. Sa inyong mga tahanan. Oo nga. At ang pinakabit ko, super high definition, mata ng Panginoon. Kapatid, totoo to. Tingin ka sa akin. Makakapagsinungaling ka sa doktor mo. Makakapagsinungaling ka nga sa sarili mo eh. Pero never kang makakapagsinungaling sa mata ng Diyos. At siguro halatang halata nyo the way I talk na malakas ako kay Lord. And modesty aside, to God be the glory. Every day of my life, kasama lahat ng patients ko sa prayers ko.
At alam niyo kung paano, dahil alam ko malakas ako kay Lord, ganitong klase po ako manalangin. Panginoon, yung mga pasyente ko pong totoong masunurin, inyo po agad pagalingin. Yung mga pasaway, Lord, inyo na pong kunin. Siguro naman, napakalinaw nun. So, alam nyo na kung saan kayo doon. Hello? So, ano trabaho ng doktor sa buhay nyo? Guide. At anong guide ang ibibigay ko sa inyo? Yan, sige, tantantinin. Kanina pa ako nakasenyas. Sige. Isipin mo, yan lang trabaho niya, 10 million. Linggo-linggo. Yun lang. Tapos tawa-tawa lang din siya ron. Kala mo, first time niya ako narinig. Sige. So, anong guidelines ang gagawin ni Doc Atoy sa inyo? Tingin kayo dito. Anong nakikita niyo sa drawing ko? Salamat po sa inyo. Sa ibang probinsya, sigaw nila dyan, kabute! Puno yan. Lakas naman tumawa nito. Sa bagay, masarap yung mas nakakatawa, no? Pero yung ganung lakas tawa, parang last day na eh. Ano nga ako tubig? Di ba nag-enjoy na kayo, may natutunan pa? Malaki yan. Yung mga nagpunta nga rito kanina, nung umpisa, nakasimangot kasi may sakit. Pero ngayon, naiintindihan mo na pwede ka palang gumaling. Di ba napansin mo, nakakangiti ka na? Practicein nyo ulit na ang nguso nyo ngumingiti. Huwag nyong bibiglayin, sanay na nakaganon yan eh. At dahil nakasanay na yan na nakasimangot, pag umiti ka, masakit yan. Masakit na yon. Kaya, araw-araw, lima lang. One. Two. Three. Parang, nga, muscle yan. Pero pag gagawin mo yung practice, ikaw lang mag-isa, ha? Nasa jeep ka, no? Tapusin na natin ito. Okay. Puno. Di ba ang puno po ay nagkakaroon ng bunga? Pag mataas ang bunga ng puno, gumagamit tayo ng... Mukha bang hagdan yan? So... Sungkit na lang, malaglag ka pa dyan. Sungkit. Sungkitin natin yung bunga, nasungkit na. Pwede pa bang magbunga o hindi na? Bakit? Because the roots are still there. In English ko lang ha, kasi maraming umaten Bisaya eh. Sa Tagalog, ugat ito. Sino yung mga Bisaya? Tas kamay. Woo, daghan ka ayok. Ah, Ano sa Bisaya ito? Gamot. O, di ba magkaiba? Sa Tagalog, ang gamot, iniinom. Sa Bisaya, tinatanim. Kaya pag nagpunta kayo ng Bisayas, huwag kayong bibili ng gamot. Bibigyan nila kayo ng ugat. Pabiling gamot, sandali lang. So, ini... Di ba gamot? Di ba gamot? Oh. So, roots na... Because the roots are still there, may posibilidad na magbunga ang puno. Tama? Kahit ilang beses ka manungkit, basta may ugat, bunga ulit yan. Pwede pa nga madagdagan ng bunga eh. Kapatid, eto na ang end of story. Kaparehas na kaparehas po yan ng iyong katawan. Yung bunga, it represents your sakit. Diba ang sakit ay bunga ng kapabayaan? Bunga ng katigasan ng ulo. Bunga ng walang pagmamahal sa sarili. Pwede nagkasakit, bunga na yon, resulta. Panungkit, it represents gamot, pag Tagalog. Kapag Bisaya, they call it tambal. Pag Ilocano, agas. Pag Bicolano, bulong. Pag Kapampangan, panulo. Pag Tagatogigaraw, uro. Pag Chabacano o Tagasambuanga, medisina. Pag probinsya ko, synthetic drugs. Social yung probinsya namin, huwag kayong magulo. Yung panungkit, it represents operasyon, chemotherapy, radiotherapy, dialysis, and even insulin. So ladies and gentlemen, tingin sa board, lahat ng pwede nyong maisip na sakit, ito lang ang procedure na gagawin sa ospital. Wala na tayong nakalimutan. Dahan-dahanin natin.
Ang kayang tanggalin ni sungkit, yung bunga lang ng puno. Tama? Eh yung ugat ng puno, matatanggal ba ng sungkit? At dahil nandun pala ang ugat, pwede pa rin magbunga kahit ilang beses manungkit. Same goes with your body. Gamot and synthetic drugs, they are like sungkit. They can address the pangalan of your sakit. Eh yung pinagmulan, bakit ka nagkasakit? Matatanggal ba ng gamot at synthetic drugs? Kaya pala ang inyong sakit, paulit, kaya pala kayo may maintenance. Hello? Naintindihan niyo na? Ang trabaho ng operasyon, magtatanggal yan ng bukol. Eh yung pinagmulan, ba't ka nagkabukol, natanggal ba? Kaya pala ang bukol, kahit ipa-opera nyo, babalik lang ulit. Palipat-lipat lang sa katawan ng pasyente. Sampulan natin. Etong mga babae, familiar kayo, karaniwan tinutubuan ng bukol sa matres. Familiar kayo sa matres? Yung kabilanan, Merkules dyan. Pag umangat, Webes dyan. So, tinubuan ng bukol sa matres, dinala nyo sa ospital, tatanggalin namin yung bukol, hysterectomy. Pag both, tatanggalin, tabso, total abdominal bilateral, hysterectomy surgical operation. Natanggal na. Same patient. Bukas makalawa, tutubuan ng bukol sa suso. Sa Tagalog, suso to. Sa Bisaya, tutoy. Tutoy. So, ismigi tutoy. Eh, sa Tagalog, ang tutoy yun, di ba? Sa Bisaya, ito pala tutoy. Kaya nagulat ako eh. First time ko narinig. Babae, sabi sa akin, Dok, may bukol ako sa tutoy. Nasyak ako. Eh, hindi ko alam eh. Yung pala, so yung pala, ang tutoy, breast, di ba? So I therefore conclude, ang tutoy, pag lumipat ka ng ibang lugar, lilipat din yung tutoy. Pero ang tutoy, pag dalawa, no? Pag isa lang, one toy. Sige, pag dinala nyo yung bukol, tatanggalin namin yung bukol, lumpectomy. Pag buong breast, mastectomy. Natanggalan ng matres, natanggalan ng breast. Same patient, bukas makalawa, tutubuan ng bukol sa leeg. Pag dinala nyo sa ospital, tatanggalin namin yung... Anong leeg? Ano yung manok? Bukol lang. Pero hindi ganun ang pagkakasunod-sunod, ha? Pwedeng mag-umpisa sa breast, afterwards ovary, afterwards neck. Pwede mag-umpisa sa neck, afterwards ovary, and then breast. Interconnected sila, interrelated. Ang root cause, hormonal imbalance. Pag tinanggal yung bukol, nakorek ba yung hormonal imbalance? Tutubo ang company bagong bukol. Naintindihan nyo? Pero mamaya sa guidelines nyo, imbis na opera, tunaw na lang habang kinokorek ang hormones. Okay ba yun? Ah, sige. Ang trabaho ng chemotherapy at radiotherapy, nagpapatay talaga sila ng cancer cells. Correct. Eh yung pinagmulan, paano ka nabuhayan ng cancer cell? Natanggal ba ng chemo at radiation? Kaya pala, ang pasyenteng may cancer, nagpa-opera, nagpa-chemo, radiation, cobalt, brachy, bumabalik lang ulit ang sakit na cancer. Kaya nga, in medicine, we have a medical terminology na recurrence. Relapse, remission. Alam namin, nandun ang ugat, pwedeng bumalik. Naintindihan nyo? Lumilinaw na, ha? Ang trabaho naman ng dialysis, kung meron man, nagpapababa yan ng bilang ng creatinine ng pasyente. Dok, ano yung creatinine po? Laso na nakahalo sa dugo. Yun ang ibig sabihin ng crea. Eh yung dahilan ba tumataas yung crea ng patient? Sira o nagmamalfunction na ang kanyang kidney? Marerepair ba ng dialysis yung sirang kidney? Eh di habang buhay pala yan kasi naglilinis lang ng dugo ang dialysis. Hindi nagre-repair ng kidney. Naintindihan niya? Ang trabaho ng insulin, pabababain yan, ire-regulate yan, susunugin yan, yung sobrang glucose o blood sugar sa katawan ng patient. Eh yung dahilan ba tumataas ang glucose ng pasyente? Sira o mahina na pala ang kanyang pancreas, marerepair ba ng insulin yung lapay? Eh di habang buhay din yan. Okay. Guys, ano trabaho ng doktor sa buhay nyo?
Guide. Sino dapat ang gagawa? Sarili. Ano ang dapat niyong gawin sa puno? Tanggalin ang? Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? Halo-halo yung sagot. May sumagot ng patay. Yung iba galing pang abroad. Lumuwas dito, nagpagabi, ay patay din. Hoy, ugat ito ng sakit. Hindi ho ng pasyente. Pag natanggal ang ugat, ang puno, patay ang pasyente? Buhay. May sakit pa, wala na? Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili at uminom ng gamot? Pag hindi ka na kailangan bumili at uminom ng gamot, ang tawag sa'yo, gumaling. Ladies and gentlemen, conclusion. Napakatagal mo nang ginagamot ng inyong sakit. Totoo yun. And today is God's perfect time for you to dig deeper. Huwag mong tanggalin yung sakit mo. Tignan mo kung saan nagsimula yung sakit mo at yun ang tanggalin mo. If you get rid of this, of the root cause why you have diseases, diseases will never come back again. Tama? Eh, Doc, ano ang pinagmulan ng sakit ng aming katawan? Parang maalat. Sinawsaw mo, daliri mo dyan. Ah. Parang may lasa. Inumin mo muna. Lahat, lahat, lahat. Lahat. Chine ko lang, baka nilalason ako. So ano ang pinag-ugatan ng lahat ng sakit natin? Ito na. Nagkaroon po tayo ng weak organs inside our human body, kaya bumagsak talaga ang ating immune system. For your information, guys, tingin. Ang immune system ay ang kaisa-isang doktor na nilikha po ng Diyos upang ilagay sa loob ng ating katawan. Alam nyo, kung buhay ang immune system nyo ngayon, wala sanang may sakit dito. Bakit ang Dok Atoy walang sakit? Kasi hinahayaan ko laging malakas ang immune system ko. Imagine, 14 years na ako sa pagmimisyon, araw-araw may kaharap akong patients, I'm not using mask, I'm not using gloves, pero bakit hindi ako nahahawa? Because I make it a point na my immune system is boosted para hindi ako kakapitan ng sakit. Do you get it? So, ngayon, dahil bagsak ang, bakit bumagsak ang immune system namin? Kasi nga, may organs ka na mahina. E paano naman ang hina yung organs namin, Dok? Balikan natin yung top one ng topic natin. Di ba inamin mo na may mali kang nagawa sa buhay mo dati? Agree or disagree? Agree. Topic to kanina? Yeah. Ang English nito, wrong lifestyles. Ano yung wrong lifestyles? Imbis na marami kayong naiinom na tubig araw-araw, napakahilig nyo sa masasarap na inumin. Totoo ba yon o hindi? Maraming pamilya rito hindi pa rin makakain ng walang soft drinks. Hindi makapagmeryenda ng walang juices. Direk, pa-focus ako. Lahat ng nanay at tatay, lolo at lola na nandito at kayong nanonood sa ibang bansa. Nanay, tatay, lolo at lola, may tanong si Doc Atoy. Hindi ka ba nahihiya? Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po ang matatanda. At bilang matatanda ay dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata, kayong matatanda pa po ang nangungunang gumagawa ng mali. Hindi kinahihiya? Tapos umiiyak kayo pag may sakit ang anak nyo? Umiiyak kayo pag may sakit ang apo nyo? Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga ng mga panlalason nyo? Sorry po ha, I know my words are hurting, but this is reality for God's sake. Diba? Imbis na kayo ang mabuting modelo, kayo ang bad. Ha? Napaka-unbecoming naman yata. Ito, marirealize nyo to. Mapapansin nyo, lalong-lalo na ng mga kabatch ko. Alam nyo ho ba na senior na ako? May junior ako eh. Senior ako.
Hindi ko naman sinabi citizen. Takan-taka siya, oh! May, di ba pag may junior, senior tawag? Oh, naalala nyo nung panahon natin. Tayo ito, karamihan. Blessed tayo nung panahon natin. Why? Nakakapaglaro tayo sa kalsada. Do you recall that time? Oh, ngayon, kung nakakapaglaro tayo, patintero, tumbang preso, luksong baka, agawang base, tagu-taguan, Chinese garter, piko, totoo yun. Laro natin yun. Oh, ngayon, paano tayo naging blessed? Kasi during that time, naaarawan tayo. Tama ba? Pinapawisan tayo. Nakapag-ehersisyo tayo sa laro natin. At higit sa lahat, titig-titig sa mata ko, dahil importante ito. At higit sa lahat, nagkaroon tayo ng maraming kaibigan tao. Tama? Pero the problem is, that was before. Bakit yung mga anak at apo nyo ngayon, sa loob lang ng tahanan nyo, radiation ng gadgets at cellphone ng kaharap, ilang oras, araw-araw. Kapatid, titigay sa akin ha, you are killing your own kids. Ha? Ang linaw-linaw ng nakasaad, gadgets and cell phones should only be given if the kid is already 12 years old above. Bakit? They have immune system to protect them from radiation. E lintik, tatlong taong gulang pa lang yung anak mo, nakikita ko nakahawak ng cellphone eh. So meron kang dapat sagutin sa akin. What for? Para saan tatlong taong gulang na anak mo nakahawak ng cellphone? Sasagutin mo, para saan? Ako sasagot, ang tatamad nyo kasing mag-alaga! Ha? Anong malay ng bata mag-cellphone ng tatlong taon? So pinapatay nyo ang anak nyo. Hindi nyo napansin, hindi na marunong makipagkapwa-tao? Bakit? Walang kaibigan eh. Ang kalaro, virtual. Nya! Nya! Tapos, ito pinakamasaklap. Nawawalan ng respeto sa magulang mismo. Tatawagin mo para kumain, naririnig ko, sagot sa'yo, wait lang. My God, wini-wait lang ka ng anak mo, payag ka naman. Nag-iisip ka ba? O may tama ka na rin? Ha? Your kids are telling you wait lang and it's okay with you? Where's your values, guys? Really? Gusto mo tumanda sila ganyan ang ugali nila? Hmm. Ito, maalala nyo rin to, recall natin. Naalala nyo nung panahon natin ang mga babies binibilad sa umaga sa arawan? Do you recall that time? Ako nga, binilid ako ng nanay ko 5 araw. Tapos nakalimutan niya akong balikan. Akala niya, daing ako. Lakas naman tumawa na ito. Tuwan-tuwa. Okay, question. Naalala niyo lang. Bakit binibilad ang mga bata nung araw? Wow, oh, that's very technical. Basic lang tayo. Pampatibay ng buto, pampalakas ng baga, at saka ng resistensya. Correct! And that was before. Ngayon, may sasagutin ka ulit sa akin. How come yung mga anak at apo nyo ngayon tanghali na tulog pa rin sa loob ng kwartong aircon? So nililinaw ko, kapatid, mga magulang, kayo mismo pumapatay sa sarili nyong anak. Ha? Ilang oras radiation galing sa gadget at cellphone? Ilang oras carbon monoxide? So you are all killing them. Tingnan mo, tayo, walang ganon nung araw, tama? Umabot kayo sa ganyang edad, may sakit na kayo. Sila kaya na hindi naranasan yung magandang naranasan natin, aabot kaya ng 30 na walang sakit? Ha? Mag-isip-isip ka. Ikaw, na nakapagpa-araw, walang masyadong radiation, tama? Hindi nag-aircon nung araw, tinamaan ka ng sakit sa edad mo ngayon. Paano yung mga anak at apo nyo ngayon? Baka hindi na umabot ng 30, wala na sila.
Hindi nyo nga maturuan kumain ng gulay eh. Well, at least, nagagampanan ko ang tungkulin ko to educate you guys. Basta ganito, nanay, tatay, walang iyakan pag nakapikit na ang iyong anak sa kabaong, ha? 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 Amaya, sisigaw-sigaw. Nako, nako. Talaga? Di ba ikaw pumatay dyan? Di ba ikaw ang lumason sa kanila? Ba't ka umiiyak? Ano? May natutunan? Wrong lifestyles. Ano pang mga wrong lifestyles natin? Nakaranas tayo ng escalator, elevator, second floor lang. Ayaw na natin maghagdan. Totoo o hindi? Ang Tagalog namin dyan, catamaran. Tama ba? Nakaranas kayo ng tricycle, tri-bike. Anong tawag doon? Pedicab, pajak? Kabilang kanto lang ang pupuntahan, may bibilin. Inuupo nyo pa rin. Ang tatamad, no? See? Oh. So, itong mga mali nating nagawa dati, wrong lifestyles, one word, four letters, written biblically, sins. Agree or disagree? So, we therefore conclude na ang ating karamdaman ngayon, ang tunay na pinagmulan, kasalanan natin sa sariling katawan. At ang ating mga kasalanan, good news, Panginoon ang magbibigay ng kapatawaran. Amen? Amen. Pero, nasa Diyos nga ang awa, nasa tao ang? Meron kayong dapat gawin. Ano ang dapat gawin? Palalakasin nating muli ang organs at igaguide ko kayo dyan. Pwede yun? Ano kailangan ng organs nyo para lumakas? Kailangan ba nila ng nutrisyon? Or kailangan nilang maglason? Ano sagot nyo lahat? Ano ulit-ulit? Check. Eh bakit puro laso na gamot ang araw-araw nyong ininom ngayon? Ayan. It doesn't make sense, huh? Direk, focus mo tayo dito. Dito lang. Ayan. It doesn't really make sense, huh? Sabi nyo, ang kailangan ng katawan mo para lumakas, nutrisyon. Pero araw-araw ang iniinom nyo ngayon, lason. It doesn't make sense. At dito nasira ang science. Would you like to hear how? Pinipilit ng science na malagpasan pa ang Diyos. Oh, come on! It will never happen. Kapatid, ang katotohanan, mauubos ang sanlibutan. Mamamatay lahat ng scientist, pero mananatiling buhay ang salita ng Diyos. Kaso, may problema ako sa'yo. One-on-one lang tayo, ha? Ano yun? Ikaw, di ba? Believe na believe ka sa science, kaya mas tinatangkilik mo ang likha ng science at hindi mo na tinatangkilik ang likha ng Diyos? May tanong si Lord sa'yo. Doon mo nasagutin sa bahay pag uwi mo. Where is your faith, my dear children? Bakit paglikha ng siyensya? Pakikita ko sa inyo kung nasa ng paniniwala nyo hanggang kanina bago kayo umatin sa akin. Tingin. Pag nutrisyon, ang ibinibigay naming mga doktor sa inyo ngayon, pag nutrisyon, ang dami nyong tanong, ang dami nyong takot, ang dami nyong duda. Nung chemical, ang ibinigay sa iyo ng doktor nyo noon, aba, pansinin nyo, walang nagtanong, walang natakot, walang nagduda, basta na lang ngumanga ka at nilunok mo siya. Isa pang sample, ako na napakahabang nagpaliwanag, mamaya may katanungan pa kayo. Sa ospital, wala namang ipinaliwanag kahit ano sa inyo, wala rin kayong tanong. Subukan nyo magtanong. Balik ko kayo ng ospital. Ayos ba, ayos? Luminaw na ba? Kasi, alam nyo kung bakit magtataka ako na may questions pa? Naipaliwanag ko na lahat, ha? Detailed pa nga, eh. Tama?
Hinabaan ko na nga eh, para mas maintindihan eh. Okay? Tapos, ito masaklap. Last na. Yung mga may cancer, pinapakimo nyo pa. Oh my God. How can they recover? Sabi ni Chris Aquino. Kaya nga siya, nabuhaya ng cancer cells. Bagsak ang kanyang immune system dahil maraming organs na ang nanghihina. Lalasunin nyo ng chemo yung cancer cells, edi malalason din yung mga organ na mahina. Kaya pala, wala pang namatay sa sakit na cancer. Anong kinamatay ng pasyente? Komplikasyon sa sobrang dami ng lason. Sa sobrang dami ng chemo, bumigay yung puso. Organ ba yung puso? Ang cause of death, cardiac arrest, hindi cancer. Sa sobrang dami ng laso ng chemo, bumigay yung baga, lungs. Organ ba yung lungs? O, ang cause of death, respiratory arrest, kinapos ng hangin, hindi dahil sa cancer. Sa sobrang lakas ng chemo, bumigay yung kidney. Organ ba yan? Ang cause of death, kidney failure, hindi cancer. Kapatid, hindi nakamamatay ang cancer cells. Ang gusto lang ng cancer cells sa loob ng katawan nyo, kumain ng kumain ng kumain. Ang mabigat naman sa inyo, pinapakain nyo sila. At ang paborito nilang pagkain, diniscuss ko na kanina, sugar, dairy, tama, chocolates. Kaya nga, makulit man kami, yung mga balikbayan, surrender nyo yung chocolate nyo sa amin. Malinaw? Okay. So, kapatid, eto na, mamimigay na ako, tapos na ako. Anong gusto mong ibigay ko sa'yo na guidelines? Nutritional guidelines or chemical guidelines? Totoo? Sino ang gusto ng chemical guidelines? Okay, ha? Wala. O, sige, huwag ilabas yung chemical. Nutritional guidelines tayo. Sige. So, ano ang pinagbasihan ni Doc Atoy para mabigyan kayo ng nutritional guidelines? Ladies and gentlemen, the third and final step according to the Lord, how can you achieve healing is written in this. Revelations 22 verse 2, Ezekiel 47:12. The Lord said, tinanim ko ang mga halaman at ang mga puno upang ang mga dahon at bunga nito ang magsisilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Sino po ang nagsalita nito? Ulit, sino? Ang Panginoon, hindi si Doc Atoy. At ang pangako ng Diyos, guys, pangako ni Lord, healing. Nabasa nyo? I-check nyo pag-uwi nyo so you can read the word healing. So, ang pangako ng Diyos, healing, hindi lunas. Hindi relief. Hindi remedy. Hindi control. Hindi palliative. Hindi therapeutic. Ang pangako ng Diyos, healing. Kaya pala, walang commercial na maririnig nyong kayang gamitin ang word na healing. Bakit? Hindi nila kayang ibigay sa inyo. Kay Lord lang yan galing. Amen? Amen. Ngayon, tanungin natin, Lord, how can we achieve healing? Basahin natin. Kailangan ang healing magmumula daw sa mga bunga at dahon ng nilikha niyang puno at halaman. May nabasa ba kayong chemical? Kaya pala yung mga ninuno natin, humaba ng gusto ang mga buhay nila. Tumanda sila na walang mga karamdaman. Bakit? Walang chemical masyado nung araw. Totoo? Yes. Nung nauso chemical, umiksi ang buhay ng tao. Napansin nyo? Yes. Tingnan nyo. Kaya, huwag mas matalino pa sa Diyos. Nagtataka lang ako. Guys, tingin kayo. Sa talino ng tao, humahanga kayo. Bakit ayaw niyong humanga sa talino ng Diyos? Yang iniinom niyong gamot, likhaya ng utak ng tao. Ba't ayaw nating sundin yung lumikha mismo sa tao?
Ang kayang gumawa ng kotse, mekaniko, ang kayang gumawa sa'yo, ang kayang mag-repair niyan, yung lumikha mismo sa'yo, Panginoon lang. Does it make sense? Common sense. Ngayon, ipasok natin sa science. Bakit sinabi ni Lord na nakagagaling yung mga yan? Ito yung pinaniniwalaan nyo, science. Dahon at bunga. Ang dahon at bunga ba, ang laman, nutrisyon o lason? Ang talino talaga ng Diyos. God is all-knowing. Di ba? Nutrients ang kailangan at kulang sa katawan mo ngayon, kaya kayo may sakit. Hindi lason. So, if you will understand the Whole Health Forum, if starting today, hahamunin kita, kaya mo bang maging mabuting ehemplo sa tahanan mo? Simula ngayon. Paano, Dok? Simula ngayong araw na ito, dapat mas marami kayong naipapasok na nutrisyon. Babawasan nyo na ang lason. Kaya o hindi? Kaya. Pag nagampanan nyo, hindi mo kailangan graduate ng high school. Bakit? Mas marami ang nutrisyon kesa lason. Kaya na bang mag-recover ng organ? Kaya. Pag naka-recover ang organ, will they be functional? Yes. If they are already functional, may sakit ka pa? Pag wala ka na sakit, kailangan mo pa bang bumili at uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibili at uminom ng gamot, ang tawag sa'yo, gumaling. Di ba totoong pwedeng gumaling according sa pangako ng Diyos? So ladies and gentlemen, that's the completeness of my presentation. Sa narinig at nakita niyong paliwanag, pwede bang gumaling? Pero walang magic, ha? Hindi pwede may iinumin ka lang, intay mo. Ayan na. Ayan, lapit yan. Kunti na lang. Walang magic. May proseso. Meron? May disiplina. May tamang pagsunod. May pagbabago. At higit sa lahat, pagbabalik loob sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. To God, all be the glory.